my darling. You are the one. Pumasok ako ng Pizza Hut ng 2006. Hindi ko siya kilala. Sa lahat ng crew, siya lang ang hindi ko kausap, siya lang ang hindi ko kaibigan. Lahat sila kaibigan ko. Tapos, siya yung shy type. Ako talaga ganito na madaldal, maingay. Pero pag siya na yung nakakasalubong ko, wala, walang spark. Wala lahat. I want to be loved to you. Nagkaroon ako ng hindi ko ma-explain na feeling sa kanya na pilit kong itinago for about 6 months para hindi niya mahalata. Halata kaya? Pero dumating yung time na hindi ko kayang itago sa kanya. Mabaero. Kasi naririnig ko, mabaero siya. Tapos, naninigarilyo siya. So, feeling ko, bad boy talaga siya. Ayoko siya. Bale, that was April Fools that day ng 2006. Nung una akong nag-approach sa kanya, nag-send ako ng message sa kanya na ganito, ganyan, kamusta ka, how are you? At yun, maganda naman yung naging conversation namin. Tapos, yun nga, until such na naging little by little akong naging open sa kanya na inamin ko na, yun nga, gusto ko siya. Basta naging friends na lang kami. Tapos, we go out on dates with some people. Hindi kami pwedeng dalawa lang kami. Kailangan meron kami mga kasama. Tapos, friendly dates lang. Hello there, how are you? Amazing. It's nice to finally meet you. Been patient, been waiting just to see you. To tell you, I dreamed you, now I found you. Call officer. Nung bata ako, ayoko talagang magpakasal. Ayoko ng kasawa, ayoko ng lalaki kasi feeling ko ng lalaki bad. Pero siya, siguro dahil wala siyang mom, wala siyang kapatid na babae, yun, parang ang treatment niya sa akin is like a sister, like a mother, like a friend, like a foe, lahat-lahat na. So yun, mabait siyang tao kahit napakasimple lang niya. We get along with so many things, especially food. Don't you walk too far? No, I may be nervous, but wanna be where you are. Yeah, baby, cause when I'm excited. He's sweet. Parang sa aming dalawa siya yung babae, ako yung lalaki. Siya yung nag-anticipate ng needs ko, hindi ako yung mag-anticipate ng needs niya. Siya yung sensitive sa feelings ko. Siya yung guarded sa lahat ng gagawin niya kasi ayaw niyang kahit sa maliit na bagay masaktan niya ako in any way. He's a very responsible person, so alam ko in the next 5 years if we have our family together, I know that it would be nice. At least even kahit na simple lang siya, alam kong nandyan lang siya sa tabi ko. He will be responsible for the family, sa lahat. Alam ko, basta may tiwala ko sa kanya na hindi niya ako papabayaan siya kayong magiging family namin. Next 5 years, sana meron na kaming 5. Huwag naman. Sana magkaroon kami ng mas strong pa ng pagsasama, more love, happiness, tsaka kahit magkaroon kami ng dalawang babies that time after 5 years, sana ganun. Stranger, oh, my stranger.